Hello mga mom and sirs! So narito na po ang panibagong video kung paano mag-print ng PDS sa long bond paper. May naunaan na akong video kaso maraming comments doon na sana hindi na ako na voice changer kasi malabo yung boses at hindi maintindihan. Kaya naman po, eto na naman at gumawa po tayo ng panibagong video. Sana magustuhan nyo! So una sa lahat, open po natin yung ating PDS file sa ating Excel. And then, ito po yung sa akin. So, nag-erase ako ng ibang details for my privacy. So, punta po tayo dito sa pinakahulian. Ayan. So, click po natin yan. I-highlights po natin mula dulo hanggang sa taas. Okay. So, highlight po natin yan. Ayan. So, remember po, ang i-highlights lang natin yung may mga sulat or gusto nating may print. Hindi po tayo lalampas or mag-highlights ng nasa ibaba na wala namang karga. Okay, so once na na-highlights na po natin lahat yan, punta po tayo sa page layout. Okay, click po natin itong page layout, then sa margins, and then go po tayo sa custom margins, and then ayan, dapat po yung bottom natin is may 3 centimeter siya na allowance since legal yung gagamitin, legal lang yung meron dito sa ating computer, eh long bond paper po yung ating pagpuprintan. So, kailangan may mag-a-adjust tayo ng 3 centimeter para sakto siya sa long bond paper. Okay, so pag na-custom na po natin yan, iprintan natin. So, click OK. And then, i-print na po natin siya. So, nag-control P ako dyan. Pero, pwede po kayo mag-print, diba, sa file. Then, hanapin lang yung print. Okay. So, dito, kung makikita po ninyo, nakaligal po yung size ng bond paper natin. Kasi, diba, wala namang long na choices dun sa paper size. Ang meron lang A4, A3, legal, letter, wala pong long. So, legal po yung ipipiliin natin dyan. And dito, naka-adjust na po tayo ng 3 cm sa margins para po sasakto sa long bond paper natin. And then, punta po tayo dito sa settings. Ayan. Click po natin yan. So, makikita po natin dyan yung print selection. I-click po natin yon. Yun po yung pipiliin natin. Meaning, ang mapiprint lang yung na-highlights natin kanina. Yun yung na-select natin. Okay, so print po natin. And let's see kung sakto po sa ating long bond paper etong ipiprint natin na PDS natin. Okay, so ito na po yung na-print natin. Kung makikita nyo, eksakto siya sa ating long bond paper. O, diba? So, eksakto siya. Ngayon, try naman po natin yung likod. So, gaya ng dati, punta po tayo sa C2 o yung back po ng ating first page. So, punta po tayo sa dulo ng ating PDS. Ayan, then iha-highlights po natin ulit yan from bottom to the top. Okay, yan. Pag na-highlights na po natin yan, punta ulit tayo sa page layout. Okay. And then, dun po tayo sa margins. So, kailangan po sa margins natin, meron na naman tayong adjusted 3 cm sa bottom. Then, print po natin yan. Okay, yan. So, click lang po natin sa print. And then, dun po ulit tayo sa settings. Pero, kung makikita nyo, naka-print selection na siya since napili na po natin siya sa kanina sa front. And then, print po natin. Okay, so let's wait. Ayan, so eksakto rin po ang ating pagkaka-print sa ating back page. So hopefully nakatulong po sa inyo ang video na ito. And if so, please like and subscribe para naman po ganahan akong gumawa ulit ng panibagong video.